forms para po sa inyo at makikita niyo po sa website next week. Okay? So, meron po kayo, kung meron kayong mga tanong tungkol dito, mamaya po sasagutin ko. Sir, marriage naman po, dalawa po yan eh. Legal capacity po. Pag gusto niyo po mag-asawa sa Korea, di bumihingi po kami ng NSO. Yung pong latest, wag po yung luma within the last 6 months. Itong CNMR po, ito yung walang record. Marami po pinsang mali-mali ang nakalagay sa entry ng CNMR kasi minsan ang nag-a-apply para sa kanila ay mga kaibigan o kamag-anak. So, titiyakin nyo lang po na yung information na binibigay nyo ay tama para hindi pa balik-balik. Bakit po na-mention ko itong legal capacity to marry at saka itong report of marriage? Kasi ho, marami ho sa atin iba, hindi ho na i-report ang marriage pag ho nag-asawa sa Korean. Kailangan po ma-report para ho meron kayong record sa Pilipinas. I-remind niyo ho inyong mga miyembro. Ito naman ho, nabanggit ho ni Ambassador na meron ng kinakasal sa embassy. Pang-Pilipino lang po ito. Pag-Koreano po ang inyong papakasalan, sa City Hall ho kayo. O sa simbahan na dito sa Korea. Pero kami ho, kailangan hong both Filipinos at ang magkakasal sa inyo ay si Vice Consul Ian Caringal. At kailangan po niya ng posting. Kaya medyo pag paplano ho kayo na ayusin mo na lahat ng papeles bago ho mag-apply ng pagpapakasal sa embahada. Ang death naman ho, nire-report din po ang death at kami rin ho ang kailangan ninyong puntahan at obligasyon po natin na i-report sa Pilipinas ang Pilipino pong namamatay dito. Binibigyan po ng special power of attorney ng next of kin sa Pilipinas. Marami na hong gano'n na ang mga kaibigan ang tumulong kasi ho, marami na hong mga kaso tayo na mga unexpected ho na mga namamatay po nating kababayan dito. At marami pong mga mortuary na pwede mong pagpilian kasi meron po nagsasabi na mention may favorite daw embassy. Wala po kami favorite na Korean mortuary. Kayo po ang pipili at tutulungan na lang po namin kayo na maayos po ang papeles para maiwi ang body. Itong clerical error law na mention ko po sa inyo, importante ho ito kasi minsan ho, nagkakamali po tayo ng mga typing error. So, ngayon, pwede na po natin ayusin nang hindi na kailangan pumunta sa korte. Reacquisition of citizenship. Ito po yung tinatawag niyong dual citizenship. Ito yung gagawa namin within 5 working days. Basta po, kompleto ang requirements. Sino ang pwede mag-apply lang dito? Yun po na-naturalize po abroad. Pag po ang bata pinanganak na abroad, hindi na po yun covered. Kailangan yun lang Pilipino na nag-acquire ng foreign citizenship. So kung naging Koreano na kayo, pwede kayo bumalik sa pagka-Pilipino. Okay? Kasi nag-renounce kayo. So ngayon, pagka gusto niyo mag-dual citizenship, pwede po ayon sa batas natin. Dito po yun sa Korea, sa embassy ginagawa. Assistance to nationals. Gusto ko lang po kayo update na ang embassy ho ay marami pong natutulungan mga Pilipino ho na may nagkakaproblema dito. At nabanggit ko po, ito na po ngayon ang madalas naming natutulungan kasi sila po ang usually gipit o may mga problema talagang mabigat. Ito po yung ating mga undocumented at pangalawa na po ang ating marriage migrants. Recently ho, napakarami ho nang namatay. Ito po ay sa record namin ay 22. Nito lang hanggang June. At malungkot ho kasi karamihan ng mga kaso to na nag-aaway po mga kababayan natin dahil po na intoxication, napapasobra po inom o mga vehicular accidents. Kaya gusto namin i-mention ito para po kayo mag-ingat kasi masyalang na nga ho yung pag inyong sitwasyon dito na undocumented po tayo. Kaya kailangan po sumunod tayo sa mga batas at regulation po dito sa Korea. Medical cases naman, ito po yung talagang nagkakaroon ng
mabigat na problema katulad na nagka-comatose na hindi akalain mangyayari habang sila nandit sa Korea. Maliit po ang number na to kasi ito po yung aming medical lang po ito. Iba pa po yung mga natutulungan po ng ating labor office. Ito yung mga hanggang ngayon nasa ospital tapos tinutulungan pa po namin makakuha ng funds po galing sa Manila o tinutulungan po sa reduction ng mga costs. Yung domestic violence naman po, ito po yung ating mga kababayan na bata pa po na nagpupunta dito tapos nagkakaproblema po sa pag-aasawa. So ano po ang ginagawa namin sa Embajada sa Assistance to National? Yan po nakalista. At yun pong number 2, katulad po niyan, marami na po kami natutulungan na ganyan na ini-endorse po namin, ma-blacklist po yung Korean na nag-bubugbog o nag-abuse po sa ating kababayan pag uwi niya sa Philippines. Yan po ay kino-coordinate namin sa Maynila. At ang malaking tulong po natin pwedeng gawin is tulungan po na ma-reduce po ang expenses pag po nasa hospital po ang may sakit. At katulad po sa airport, sa INHA, nakakatulong po sila kapag po inabutan minsan yung turista doon pa lang po sa hospital ay kailangan kong tulungan. Kaya ginagawa po namin kasama po ang polo, binibisita po lahat yung mga either detained, may sakit, or meron pa po dyan yung mga tourists na bigla hong inaatake, kaya kailangan pong emergency assistance. So we work closely. Ang maganda po ngayon is marami na pong Korean emergency support centers na tumutulong po sa Embajada para mabilis po ang tulong. Paano naman po tayo pwede magtulungan? Kasi po hindi naman po kadalasan na ang embassy lang naman ang tumutulong. Alam ko, lalo na mga simbahan at saka mga NGOs nagtutulungan tayo. Kaya kailangan po natin i-promote yung awareness po ng mga regulasyon dito sa Korea. Kaya pag po lalo na kayo may mga meetings kayo, yan po pwede nyo ipaalala sa kanila para po mabawasan po ang ating mga nagiging problema, lalo na po sa mga undocumented. Tapos counseling po, na parang wag po masyadong iinom para healthy living. At siguro kailangan pa po natin strengthen ang networking po ng embahada, ng simbahan, at lahat po ng Korean centers para po mas mabilis po tayong matutulungan kasi marami na po, almost 50,000 na po tayo dito mga Pilipino sa Korea. And of course, mag-promote po tayo ng membership ng mga organization para po, lalo na yung mga kababayan natin bagong kasal at yung iba pong bagong dating dito, at least alam nila na meron hong organization na pwedeng lapitan. So isa po yan sa pwede natin pagtulungan. Ito na po ang huling aking segment na ito sa Filipino-Korean marriages. Talaga pong pangalawa na po ito sa marami pong tinutulungan ng embahada. So marami na po mga Pilipino na napapangasawa Korean. Ito po, as of this second quarter, 7,550 na po ang mga immigrant spouses. Hindi kasama po dito mga Korean citizens na. So mga spouses, mga immigrants pa po sila. Tingnan niyo po, pinakamalaki po sa Gyeonggi. At ang Seoul po ay 8.9 lang, Incheon ay 4.2. Pero ang active po ay sa Incheon. Ang Incheon po very active at saka ang sa Seoul. So ano ang ginagawa nila ngayon? Marami po sa kanila ay translators, teachers at counselors. Pero marami pa pong problema. Kaya ho naisip namin na gumawa ng special project. Kasi po marami ho tayong mga bata ho, mga kababayan na babae, hindi pa rin ho marun makapagsalita ng Korean. At mga bata ho sila, usually 19 to 25 years old, isolated po sila kasi nga ho, kita nyo naman ho, sa probinsya sila. Vulnerable po sila rin sa mga domestic violence. At saka hindi po nila alam ang mga rights nila. Kasi yung mga bata, pag po kinakounsel nga namin, 19 years old. So minsan, syempre, ang alam lang ho nun galing ho sila sa Pilipinas at nakatira lang ho sila sa magulang nila. Pagdating dito, hirap na hirap po mag-adjust. At nasabi nga rin po niyang bata,
Ambassador, kailangan po ma-share natin ang culture natin. So isang way nito, para maging mas maayos ang kabuhayan nila, ma-share nila ang kanila, ang ating kultura sa kanilang pamilya. Kaya ho, nagkaroon kami ng special project. Ay, nawala. Anyway, ang special project ho namin ay nagkaroon ho kami ng embassy video. Ito po yun. Okay. Itong embassy video ito ay ni-require namin sa lahat po ng mag-